Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas! Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Ay natutorete na itong mga hunghang, lalo na si Lisa Tanas, nanginginig na ang kanyang kipay dahil papunta na ang hakbang ng maisog sa Luzon. Kaya sabi ko, malapit na si Kuting mapagaya sa kanyang tatay. Malapit ka na Kuting magaya kay Erap Estrada. Okay? Yan ang nararamdaman nila ngayon. At doon sa kahapon sa maisog, pinatunayan na naman, kinonfirm na naman ng ating Pangulong Duterte na ang ipinakita natin na dokumento legitimate at nakita niya na ang dokumentong yun. Natataranta at kinakabahan na si Lisa Marcos dahil papalapit at papalakas ng papalakas ang panawagan ng maisog rally. Kahit pa kontrolado nila ang mainstream media, hindi na nila kayang pigilan ang lumalakas na panawagan at hinaing ng mga tao. Kaya naman tila mauulit at magagaya talaga si BBM sa kanyang ama at kay Erap Estrada na pinalayas ng mga tao sa pwesto. Kaya makiisa tayo at sa lumalakas na panawagan dahil nalalapit na ang katapusan ng abusadong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya sabi ko, malapit na si Kuting mapagaya sa kanyang tatay. Malapit ka na Kuting magaya kay Erap Estrada. Okay? Yan ang nararamdaman nila ngayon. Akin mga palangga, ay natutorete na itong mga hunghang, lalo na si Lisa Tanas, nanginginig na ang kanyang kipay dahil papunta na ang hakbang ng maisog sa Luzon. Hindi ko pa alam ang schedule but I know for sure na magkakaroon ng hakbang ng mga isog diyan sa Luzon mga palangga. So, ang mga matatapang, kayo man, sabi ko nga, kahit ano man ang inyong relihiyon, kung ano man ang inyong sektor na kinabibilangan, this is about your future. Doon sa hakbang ng paisog, paulit-ulit ang mga narinig nating hinaing. Ang statement ni Attorney Glenn Chong ay nandoon pa rin ang kanyang focus sa pangdaraya at pakikisabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa Smartmatic. At dapat talaga consistent si Attorney Glenn Chong sa kanyang laban. Kasi everyday yun, hindi naman tayo mag-iiba ng laban eh. Na bukas, iba na naman ang ating pinagsasabi dito. No! Kasi ang ginagawa ng gobyernong ito ay everyday pare-pareho. Ano yung pare-pareho? Pagnanakaw. Pagpapanalo sa loto. Continuous ang bribery, smuggling, droga, loto scam. Ano pa? Abuse of power, yun ang pinag-usapan kung paano abusuhin si Governor Edwin Hubahib. Kung paano tamnan buhayin ang kasong na-settle na. So yun ang mga pinag-usapan doon. Si Attorney Vic Rodriguez, nandoon pa rin yung kanyang pakikipaglaban about sa protektahan ang konstitusyon at wag linlangin ang mga Pilipino at wag i-bribe ang mga Pilipino sa Jutang Ginemes na charter change. Si Spokes Roque, almost the same pa rin yung kanyang mga statement about yung laban, yung pagsasalang sa mga kasundaluan sa China. Binanggit din sa, yeah, dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Yan ang mga statement ni Spokes Roque. Ganon din ang Attorney Rodriguez, Attorney Glenn Chong, Bibot, okay, Alvarez. Then sino pang mga salta? Si Baste, it's about cronyism or nepotism. Kung saan ang ina-appoint ay kahit walang mga alam, kahit mango, katulad ni Lagdameo na tumutulong nga daw ang sipon, sabi ni Pangulong Duterte, dahil bangag na bangag, kahit walang alam. Yan ang cronyism. That's the best example sa binanggit ni Baste. At doon sa kahapon sa maisog, pinatunayan na naman, kinonfirm na naman ng ating Pangulong Duterte na ang ipinakita natin na dokumento, yung pre-op at saka authority to operate ng PDEA in 2012 na si Marcos Jr. ay sangkot o dapat i-read sa pagpupulburon niya ay pinatunayan ng Pangulong Duterte na
legitimate at nakita niya na ang dokumentong yun. See? So ngayon, mga kababayan, ganda ng video ni Inday Sara Duterte, kumakain siya ng mangga. Ang sabi niya, alam niyo ba ang other name o ang tawag sa mangga? Mangga gamit. Oh, napanood ko yun, Just V. Thank you. I think hudyat yun, mga palangga. Kaya ngayon, mga kababayan, kaya sabi nga natin, bakit nagaganap itong yung hakbang ng maiisog na ito? Hakbang natin lahat para patigilin na itong gobyerno ni Marcos Jr. sa kanilang lahat na kalapastanganan na ginagawa sa taong bayan. Bakit kailangan nilang tumigil, mga palangga? Bakit kailangan nating wakasan sikuting? Dahil sabi nga ng mga speakers doon, ay patuloy ang paglalapastangan sa ating konstitusyon, ang oppression, ang suppression, ang pagpigil sa malayang pag-assemble o pagtipon-tipon dahil sukang-suka na kayo sa gobyerno ay gusto pa rin pigilin ng bangag na presidente. Ang hakbang ng maisog ay isang pagpapakita ng pinagsama-samang boses dahil sa nararamdamang opresyon, suppression, tanim kaso, fabricated crime, droga, nikoting, smuggling, kidnapping. Yun ang tungkol sa maisog. Hindi sa secret agreement. Channel News 5, napakasinungaling ninyo, mga ginayupak kayo. Narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Kumin nyo na PBBM at nang malaman nyo kung gaano kalakas ang mga Solo Duterte. Magkakagulo ulit, yan ang gusto nyong mangyari. Ang ipakulong si EPRRD, subukan nyo, pupulutin kayo sa kangkungan. PBBM, Tambaloslos at Bonjing, Remulla. Kayo ang uunahin ng mga Solo Duterte. Ibigay natin sa kanila ang gusto nilang laban, do or die, walang atrasan. Pangalo ang people power laban sa mga Marcos. Noon, hinango natin sila sa komunoy ng kahihiyan. Ngayon, ilulubog ng sobra dahil sa kanilang katraydoran sa bayan. Pilit buhay na BP Sara ang unit team. Ngayon, unit traydoran na. Maghahalo-halo man ang balat sa tinalupan laban bayan. Pasok ICC para mawala na ang mga inutil na mga tambaloslos na pasahod at palamunin lang ng taong bayan. Ninanakawan pa. Sula Duterte, huwag niyong takutin ang Duterte. Subok na ang puno at bunga niyan. Nang sila ang nakapwesto, buo at matapang ang tatidigong Duterte. Lahat ng sumisira sa bayan ni Juan at sa taong bayan, kahit buhay niya, ang kapalit, wala siyang pakialam. Basta taong bayan ang malalapastangan. Gawin niyo na nang makita niyo ang totoong people power. Kayo lang ang nagpakita ng kulay niyo para kamuhian kayo ng taong bayan. Kapag nagka-people's power, albor ko na ang BFF na General Bantag. Yan ang may matinding kasalanan sa bayan. Tahimik lang ngayon ang 32 million pero nakahanda ang lahat sa anumang mangyayari. Huwag niyong subukan, maawa na kayo sa ating bansa. Hindi na natapos ang gulo dahil sa mga ambisyosong mga politiko. Please po, sama-sama tayong lahat, mga kababayan ko. Walang iwanan para sa kapakanan ng tunay na Pilipino. Sabi ni PBBM, may nakarating na sa mesa niya ang House Bill ni Tambi at grupo. Pag-aralan pa daw paano kung sabihin ni Lisa Smags na go. Dahil siya nga ang machine ng lahat ng gawain ni Tambi. Lutang tambaluslos, finish na talaga. Mukhang nadiktan si Boy Ngiwe ni Tamba. Dapat kumalas na siya by next year para maramdaman ni Pulboron. Ang ginawa niyang pagbabaliwala kay Sara, masukat natin saan papulutin ng administration na ito. Walang support mga Duterte sa kanya. Delikado na papasukin ninyo ang ICC dito sa Pinas. Mauuwi sa malaking kaguluhan ang bansa. Maraming tututol na mauuwi sa rally. Ang sandatang lakas malamang kumampi sa taong bayan. Ang bigyan ninyo ng pansin ay ang pagkain na parang kabutin na tumataas. Papasukin nyo na ang ICC para magka-civil war dito sa bansa. Mapatasik si Marcos. Sayang boto namin sa iyo, Marcos. Nawala na kami respeto dahil pinakinggan ang pinsan mong tambaluslos. Papasukin nyo na para magkaalaman na nakamonitor lahat ng 32 million sa mga galawan nyo para maaga pang mapalitan ang ating presidente para wawalsin ang mga tambaloslos na nakaupo ngayon. Subukan tanggalin si BP Sara at kasuhan si Digong para magkaalaman ilang milyon ang sumama sa kudita. Handa na ang Visayas at Mindanao. Taong bayan ang magpapatalsik kay Tambaloslos at PBBM. Laban tayo. Magkagulo yan. Tingnan mo, hindi papayag mga Duterte. Solid support. Kailangan niyang lumaban upang maging boses ng mga mamamayan.
Tama na ang pagpapakundangan sa mga Marcos na puro matapobre, magnanakaw at manggagamit. Inday, hindi ang Marcos ang nagluklok sa'yo as BP. Yung mga nagmamahal kay Digong ang sumuporta sa'yo, kaya tigilan mo na yung beso-beso kay Junior. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.